Na-inlove ka na ba? Oo naman. Nung dati, na-inlove ako doon sa kasama ko sa work, nurse din. Pangalan niya si Elsie. Si Elsie, maganda. Ang mukha niya, ang mukha ni Sharon Cuneta na may pagka-Aramina. Hi, Elsie. I'm Hilario Asilo, fondly called Hil. I'm from Batangas. My father was a World War II veteran na naging farmer. Nanay ko housewife. I'm a nurse. Trabaho ko ng isang taon sa San Lazaro Hospital. Nung nurse ako, maramdaman ko yung calling, kung ang duty ko ay 6 a.m., 4:30, nandun ako yung first mass sa Quiapo. So, kung titingnan ko, ang buhay ko noon, parang wala nang pinagkaiba. Dahil naglilingkod ako sa mga tao. Yung lakas na kumukuha ko sa misa nung umaga, yun din yung lakas na daladala ko sa buong maghapon. Kaya hindi ako napapagod maglingkod, mapasyente, makipag-usap kahit kayong tao. Dahil nung umaga pa lang, umatid na ako ng mass. So, kung ngayon pa lang, sa buhay natin ngayon, kung sa umaga pa lang, nandiyan na tayo, nagdadasal, kasama ang Diyos, may misa. So, anong pinagkaiba ron, di ba? Nasa atin yung Panginoon. Being a nurse, actually doon ako may nakilalang kasama kong nurse. Pangalan niya si Elsie. Hi, Elsie. So, naging kaibigan ko siya, then wala lang. Dinadaan ako siya sa bahay. Then, pag Sunday, pumunta kami ng UST, sumisimba. Then, days off ko, namasal kami sa Seawall. Ganun lang. Wala talaga, wala. Napalapit yung loob ko sa kanya. And then, nung papunta na ako sa Cotabato, nagpaalam na ako sa kanya. Yun lang. Tansya ko kasi hindi na siya pwede. Sa akin, paano ka maging pari kung hindi ka na in love? Sabihin natin na kasi puso mo yan di ba? Yung iisang puso naman yung nagmamahal di ba? Tao din naman tayo, di ba? Nakasuta na tayo. Pero yung kabuuan natin, yung kalooban natin, the same as ibang lalaki diyan, ganoon, di ba? So, na-in love din, kaya lang, alaman mo na may boundaries ka, di ba? Pero dapat mong alalahanin na yung boundaries, hindi pwedeng extend. Kasi kung minsan yung boundaries, ini-extend natin . Kung may in love ka, alam mo na hanggang dyan ka lang. Pwedeng hindi mo sabihin, hindi mo ipahayag, alam mo na in love ka. Pwede mong ipahayag, pero alam mo yung boundaries na hanggang dyan ka lang. Hindi pwedeng extend. Yung true love mo sa Diyos, true love sa simbahan. So, pag na-in love ka sa Diyos, na-in love ka sa simbahan, so anong dapat mo ikatakot? Diba sabi ni yung tunay na pag-ibig, walang dapat katakot. Ganun pa man, bilang tao, pwede ka pa rin ma-in love na pangkaraniwang tao. So din mo aalalahanin kung sino ka. Ano yung sinumpaan mo? Ano yung dasal mo? And how did I know the Oblates? Through Panorama, may advertisement doon. Dahil lang, mahihiyain talaga ako, no? Mahihiyain. And then, kumbaga, nabibilang ako doon sa mga tao na hindi makapagpahayag ng damdamin. Kaya wala rin akong sabihin natin na love life. Dahil nga mahihiyain nga ako Oo, mahihiyain ako. And then sabi ko, kung papasok ako, baka mag-philosophy ako, baka ma-develop yon. Paano makipag-usap sa tao? So ganun-ganun ka, impure man yung motivation ko. Pero ma-enhance yung personality, kaya ako pumasok sa Oblate. Sabi ko, gusto kong pumasok sa seminary. Then yung kaibigan ko, nabasa niya yung sa Panorama, in-invite niya ako. Sa English, discernment, di ba? Sa Batanggenyo, tawag nila, banal na pagkilatis. So, I underwent discernment. Pinagnilayan ko talaga until nasabi ko na ito na yon. Na wala na ibang makapagpapaligaya sa akin kundi itong buhay na ito. I was assigned in Thailand. So, yung nag-iisa ka doon, nangangapa ka sa language, yung pagkain, napakaanghang. Higit sa lahat, ano yung gagawin mo doon? Yun ang pinakamalaking challenge. Ano bang gagawin ko rito? Paano ko hinandel? So, wala ka munang gagawin. Wala ka munang gagawin. Sabihin na magnilay ka muna. Then, makisalamuha ka sa tao. And then, sa pagkisalamuha mo sa tao, nandiyan naman yung mission talaga ng simbahan, mission ng congregation. Then, dahan-dahan kang papasok doon. So, hindi bigla. Dahan-dahan pagpasok sa buhay ng tao. Mahalaga talaga yung ugnayan sa tao. Yun ang pinaka-unsal. Wonderful. Kasi kompleto siya. I feel complete. Ang may advice ko, huwag ka nang magdalawang isip na subukan ganitong buhay. Kasi pag hindi mo sinubukan, pag nagdalawang isip ka na subukan ito, may bagay na pwede kang pagsisihan. So mga kabataan, alam ko
paminsan-minsan lang papasok sa isip nyo yun, pumasok kayo sa ganitong buhay. Yung paminsan-minsan na yun, yun yung way ng Diyos na katukin yung ating mga puso. So sana huwag natin palampasin. Dahil ang panahong nasasayang ay katulad ng pagkaing napapanis na walang saysay. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Oblate TV.